Hi guys, this is Jen and welcome back sa ating channel. So today, pag-usapan natin kung mainam na ba talagang gamitin ang uling para sa ating mga orchids. Keep on watching and consider subscribing na rin po. So, kalimitan ginagamit natin ang uling sa pagpapat ng ating mga orchids. So, ano nga ba yung mga advantages at disadvantages? So, disclaimer lang po, hindi po ako expert. Bali, yung isi-share ko po ay based lang po sa mga experience ko and sa mga observation ko. So, una pong advantage is yung pagiging available ng uling. So, kadalasan pwede natin siyang mabili sa mga tindahan or sa palengke. So, dito po sa city, mabilis lang tayong makahanap ng uling. And isa pa po is hindi rin siya ganun kamahal. So, nakakabili po tayo ng 10 piso isang balot na uling. And medyo marami na rin po yun. Isa pang advantage na nakita ko sa uling is kung mapapansin natin, irregular yung shape ng mga ito. So, nakakatulong ito upang magkaroon ng air passage sa pagitan ng mga uling na nakakatulong naman para magkaroon ng ventilation sa loob ng pot. Mainam kasi na well ventilated ang loob ng pot kasi mas preferred ng roots ng mga orchids natin na well ventilated. Isa pang nakikita ko ay since na irregular yung shape ng uling at meron ngang air passage sa mga pagitan, nagiging dahilan din ito ng pagiging well-drained ng potting media na to. Maganda yung well-draining ng potting media, lalo kapag nandun tayo sa lugar na yung madalas ang pag-ulan, lalo ngayon, tag-ulan, so mainam po itong uling na potting media. Or kung kayo naman po yung madalas magdilig, so mainam din po siya. Kasi hindi mabababad sa tubig yung mga roots ng mga orchids natin. Isa pa po, since medyo malaki yung size ng mga uling, so nag-hold din siya ng roots ng mga orchids natin. So pwedeng kumapit dito yung mga roots ng orchids para makatulong na maging stable yung mga orchids natin. And isa pa po na observe ko is, syempre, hindi po ganun kabilis mabulok or madecompose yung uling. And dahil po doon, hindi natin kailangang madalas na magpalit ng potting media. Siguro po ang nakikita ko na disadvantage ng uling is dahil nasa well-draining potting media ito, hindi siya ganun ka-effective mag-hold ng moisture, which is kailangan din ng ating mga orchids. Kaya ako, ang ginagawa ko is yung uling, hinahaluan ko ng ibang potting media na pwedeng mag-hold ng moisture. So, nilalagyan ko minsan ng sphagnum moss or ng bunot. So, pinag-mix ko para at least meron pa rin mag-hold ng moisture and at the same time, well-draining pa rin po yung potting media ko. So, anong mga orchids ba yung pwedeng paggamitan ng uling? Actually, ako ginagamit ko siya sa mga oncidium, sa dendrobium, meron din ako sa phalaenopsis ko, at sa cattleya ko. So, depende po yan kung saan nyo gustong gamitin na potting media yung uling. Kasi para po naman sa akin, okay naman po siya sa mga orchids ko. So, ayun po kung meron pa po kayong maidadagdag na advantages at disadvantages ng uling na potting media para sa ating mga orchids, pwede nyo pong i-share and ilagay po sa comment para at least ma-share din po natin sa iba pa nating mga tagapanood. So, ayun lang po guys. Sana may na-share ako today about sa paggamit ng uling as potting media para sa ating mga orchids.
So kung nagustuhan po ninyo ang video natin today, i-click na po ang like at share na rin po. Click na rin po ang subscribe button para maging updated sa mga bago pa nating videos. And click na rin po ang bell notification. Thank you po for watching. See you on our next video. Stay safe, everyone.